sa Isabela, sama-samang sinaksihan ng mga kapatid ang inaugurasyon ng bagong tayong headquarters building ng Northeast Luzon Mission. Ang bagong gusali ay itinuturing na bunga ng kanilang pananampalataya at pagtutulungan. Ang kanilang pagdiriwang at pasasalamat sa Diyos, balitang hatid ni Janelle Bubod. Narito po tayo ngayon sa Northeast Luzon Mission Headquarters kung saan idinaraos ang inauguration na may temang Of Miracles and Memories. Nagsimula ang pagpupulong sa devotional na pinangunahan ng speaker na si Pastor Israel Andoy kung saan inilahad niya ang mga topikong puno ng inspirasyon patungkol sa paggawa ng trabaho ng Diyos. Sa isang panayam kasama ang Northeast Luzon Mission President na si Pastor Levi Payoyo, inalahad niya ang kanyang pasasalamat at tuwa sa inaugurasyon. After this inauguration, we are planning to have the dedication this coming May 2, 2020, when everything will be completed, including the event center that we are planning at the back, karugtong ng building na ito, at the same time that will serve as our center of influence. And it will be a two-story building for the what we call event center. At saka special rooms sa mga senior citizens and retirees. Binahagi din ng communications director na si Mrs. Maureen Mariñas sa isang panayam ang importansya at layunin ng event na ito. Northeast Luzon Mission planned that the celebration and the inauguration of the headquarters is a four-day program. So we started on Wednesday with an inaugural concert participated in by our singing groups from various churches and districts. And we also had devotionals on the miracles performed by Jesus and forums on the three angels' messages and healthy lifestyle, preparing our people of Northeast Luzon Mission for the 2020 theme, Reach the World, Faithfulness to Christian Lifestyle. Napakaganda dahil maraming mga kapatid na nanggaling as far as Cagayan at Vizcaya makadalo lamang sa inauguration ng ating building. Tomorrow, sa Sabbath, will be a celebration of God's goodness and His provision to Northeast Luzon Mission. Ilan din sa mga kaganapan ay ang pagdalo ng North Philippine Union Conference President na si Pastor Romeo Mangiliman na siyang nagpaunlak ng mensahe at bati sa mga lumahok. The importance of this inauguration is the people responded by faith to a vision. So this is a fulfillment of the vision, and their brethren contributed because they feel that they have a part in God's work, so they responded. Now this thing that we are doing now, we are moving by faith, and we want to see the progress of God's work by faith, because the Lord is coming soon. May God bless each one of us. Kasama din sa ibang mga nagpaunlak sa inaugurasyon ay ang Municipal Mayor ng Alicia Isabela na si Honorable Joel Amos Alejandro, na siya namang nagpapasalamat sa mga naitulong ng mga Seventh-day Adventists sa komunidad ng Alicia Isabela. Sapagkat napakaganda na the Adventists chose at the site of your educational institution itong Anela dito sa ating bayan ng Alicia. And now again, for the second time, it again shows the municipality of Alicia as the headquarters of your mission. So, pinaghalong tuwa at pagpapala naman ang naramdaman ng mga taong lumahok sa inaugurasyon. Talagang napakasaya dahil sa madaling panahon na ipatay na po yung headquarters na talagang hiniling sa Panginoon, at talagang napakaganda naman. At talagang maraming mga tao ang makilala
tungkol sa mga Seventh-day Adventist na talagang may pagkakaisa. Mas makahiya kaya siguro tayo kasi mayroon silang nakikita na improvement ng ating mission. At saka ganun din ang sasabihin mo sa tao kung makita nila. Siyempre, mas maraming mahikayat siguro sa tulong ng ating Panginoon din. Siyempre, I feel blessed. Tsaka I feel privileged kasi in kahit na sa very little amount na mayaambag mo, siyempre sa tithes and offerings, pag nagbibigay ka, kahit na sabihin mo magkano lang yan, I feel blessed na ginamit ako ni Lord na makapag-contribute sa pagpapatayo ng headquarters. Sa pagtayo ng bagong NELM headquarters ay patuloy ang progresibong paggawa ng ating mga kapatiran para sa trabaho para sa Panginoon. Ito ay isang simbolo ng mas pinalakas na pananampalataya upang mas makilala ang ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako po si Janelle Bubod, nag-uulan para sa Northeast Luzon Mission. Ito po ang Hope